Have a good day everyone. Ang ginawa po natin dito sa ating client ngayon ay nagre-reban tayo with kulay. So ang in-applyan na natin siya ng kulay kanina, tapos yung pangalawa nating application is yung rebanding natin. Kaya chine-check natin lagi ang kanyang buhok para hindi siya masisira. So kaya yung kamay ko laging nag-check sa mga buhok niya para ang tamang-tama ang pagkaluto nito. Ang unang ginawa ko dyan ay nag-apply ako ng kulay sa kanyang buhok. After sa kulay, nilagyan ko siya ng rebanding. So yan na po, nagbabad na po kami ng rebanding niyan. Pagkatapos, hugasan namin yan ang buhok niya, tapos planchahin, tapos isunod namin ang pangalawang application, ang neutralizer. So ito ngayon, natatapos na namin planchahin yan. Neutralizer na yan ang nilalagay ko. Yun, hindi ko lang pinapakita sa inyo ang pagpa-plancha kasi wala akong stand sa aking camera. So nahihirapan ako. So yan na po ang number 2. Step number 2 na po yan sa ating ginawang rebanding with kulay. So babanlawan ko na yung dyan siya. Pagkatapos lalagyan ko na siya ng conditioner, tapos blow dry, tapos ng blow dry, paplanchahin uli, finish product na. So yan lang po. So para po sa akin, yung maglagay tayo ng rebanding na may kulay, kailangan uunahin natin yung kulay bago ang rebanding. So first applications is kulay, second is yung rebanding application number 1, tapos pagkatapos ng planchahin, nilagyan natin yun ng neutralizer, tapos plancha uli. Pagkatapos ng neutralizer, banlawan natin uli pala. Tapos pagkatapos ng banlaw, lagyan natin ng conditioner, tapos plancha uli. Kaya ito na yung come out sa kanyang buhok ngayon. Yung kulay niya na napakaganda. Sana po nagustuhan niyo ang aking video. Magandang araw po sa lahat.